guys, ganito guys, para maalis pang bagot guys, so chismis guys. So usap-usap guys, pag busy guys, so ay pag maalis pagod. So depende sa may-ari ng farm guys, yung pagtanim ng corn ay either dalawang lagayan ng kernel or isa nasa may-ari na yan. So sa kanila I think isa no? So isang pagsakan ng kernel. So yung spacing lang guys is yung normal na hakbang ng paano, one step. So ganyan yan mga ka-farmer, kung sinong gusto mag-engage sa farming, sa corn production, madali lang. So una is yung land preparation. So during land preparation, harrowing, then next mga ilang buwan pag may ulan na, pwede na mag-start sa planting. So yun, kailangan yung may kalabaw sa kayong driver ng kalabaw. So plowing na naman. So during plowing, ganyan, mas maganda yung pulverize yung lupa. So then susunod yung nagtatanim. Sunod yung nagtatanim. So yun mga ka-farmer, so nakadepende kung pag apply ba anig injection, ayan na pagpugawas na no. Injection? One week, yun. Sabi ng may-ari guys, one week after planting daw, mag-i-inject na sila. Yung injection guys, term yun gamit sa pag-abono, yung unang fertilizer na ilalagay. So pang paano yun? Kaya tinawag na injection para mas tutubo yung mais. Mas lalago yung bagong tanim ng mais. So, one week after planting guys, makikita na yung resulta niyan, lalabas na yung mga puno ng mais, yung kernel na tinabunan, so lalabas na yan. So, ganito yan. Yung farming ng corn guys, ganun din, hindi din basta-basta guys, kasi mainit ang lahat naman ng operasyon sa farming, mainit. Involved ng mainit. Maliban lang yung sa may-ari, depende sa may-ari kung pupunta sa farm, sa kahan. So yun guys, yun yan. Kaparmer, makacharoker, ganyan. Parang ano lang, huwag mo lang isipin na mahirap, yung parang naglalaro ka lang, apak ng apak. Isa din sa yung insufficient sa pagtanim, minsan makaligtaan din guys na yung may lumabas sa piraso yun. So dapat kasi ano yan guys, once pag yung kernel ng mais lumabas, yun may mga manok, may mga ito, ibon. Kainin nata yan ng ibon din. O lamigas, yung mga ganyan mga insect guys. So ganyan guys, pag yung dalawang tatanim magkatabi, may posibilidad talaga guys na mag-chika-chika guys. Para pang alis bagot. Bagot. Tama siya guys. So by the way, shout out sa may dala ng balde na green si ano yan guys, Miss ano pangalan nito, Itsing Lauron. Yeah. Naghahanap daw siya guys ng ano, ng foreigner. Ala, yan guys. Biro lang yan.
kalabaw din guys, sa papagod din guys. Kanina itong kalabaw guys nakahiga sa putikan, kaya lang dumating ako at istahin yata ako. So guys, gusto magpakuha ng video, kaya tumayo siya para makita yung malaking katawan niya. So ganito yun guys, pag yung kalabaw napagod, yung pampawi ng pagod niya is kailangan mong ilagay sa putikan mga at least 30 minutes to 1 hour para malis yung hingal niya, yung pagod niya sa pagtatrabaho. So ganito yung pampaalis pagod niya guys. Kahit yung kalabaw guys, kailangan din na maganda or good condition siya. So pagkatapos mo niyang magtrabaho sa bilad sa init, sa kakabawing, so malalaman mo yan pagpagod na yung kalabaw, hihingal yan, naglalaway. So ang kailangan gawin is papahingahin, ilagay sa putikan yung ganito na may tubig para mabigyan siya yan. Itong kalabaw na to, artist time to guys, oh. Kalabaw, it's already kaya nahiya, naalis.